Yon mga bro, magandang araw ulit sa inyong lahat. So muli, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makapag-share ulit tayo ng mga panibagong videos patungkol sa wiring ng ating mga motor. So ngayon mga bro, yung ituturo ko sa inyo, kakabit tayo ng Mach horn. So gaya nung sinasabi ng iba, yung request ng iba, yung Mach horn pero hindi natin tatanggalin yung stock na busina. Kung baga mangyayari mga bro, kakabit tayo ng switch na pag once nakabuhay yung switch, tutunog yung Mach horn, yung panibagong install na busina. Tapos yung stock na busina, so hindi siya tutunog. Ngayon, pag naka-off yung switch natin, ang tutunog yung stock na busina. Kaya mga bro, sana nagigit nyo. Kung mahilig ka sa mga ganitong videos, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin. So sa ganito pala mga bro, request, maraming pwedeng gawin. Pwede tayo magkabit ng 5 pins relay, pwede wala naman, switch lang. Pwede switch na single pole double throw mga bro. Parang 3-way switch, kung alam nyo 3-way switch, so ganun, single pole double throw. So yun mga bro, para maikli lang yung video natin, so umpisa na natin. Nandito na tayo mga bro. So bale, ito yung diagram ng busina. Kung nakita nyo, ito yung busina natin, yung stock at yung push button. So pag pinipindot nyo, pak, so tumutunog. Bale yung mga bro, yung isang panong push button, yung terminal, kasi yung push button dalawa lang terminal niyan mga bro. So yung isang terminal niya, ito nakakabit sa accessory wire doon sa ignition switch. Kung hindi nyo alam, yung kulay black doon sa mga four, doon sa apat na wire sa ignition, yung kulay black. Doon naman sa dalawa, minsan red tsaka orange, yung kulay orange yung puwan accessory wire. So ayan mga bro, kung sa pinipindot nyo, so nagkakaroon ng contact na susupplyan to ng 12 volt, so tumutunog yung ating busina. So doon nga tayo mga bro sa pinag-uusapan natin, paano kung magkakabit yan ng isa pang busina or Mach horn, yung tinatawag nilang suso horn. So bali mga bro, dito, wala muna tayong relay na gagamitin. So, lalagay lang tayo ng switch. Dito. Dudugtong mo lang dyan. Tapos, lagay ka ng switch. Ayan. So, ayan mga bro. So, ang mangyayari dyan mga bro, itong switch, pag nakapatay yan, so ito lang ang tutunog. So ito hindi tutunog. Ngayon pag switch on mo, pag switch on mo, so magsasabay yung dalawa. So ito yung unang wiring diagram mga bro, na mayroong switch na kasama. Ayan, mayroong switch na kasama. Pag pinatay mo, so sasabay yung dalawa. So pag binuhay mo, sasabay yung dalawa. Pag pinatay mo, yung ito lang yung gagana, yung stacks. So yun, mga bro, so gumawa tayo ng 5 pins relay. So ito na yung diagram niya mga bro. So kung hindi nakakaalam ng relay, so ganito pang itsura niya. So meron tayong 4 pins, 4 pins relay. So meron tayong 5 pins mga bro. So hindi na gumawa ng 4 pins na relay yung diagram. So dito na lang tayo sa 5 pins mga bro. Susundan nyo lang mga bro. So ituturo ko sa inyo yung step by step na connection. So umpisahan natin mga bro. So hindi pa nakakaalam ng function ng relay. So ang 87A at 30, so lagi siyang may connection. So normally close yan dalawa. Tapos yung 87 mga bro, pag nagkaroon ng supply ang 86 at 85, magti-trigger sila, mawawala ng supply sa 87 at matatransfer siya dun sa 87 na isa, 87A mga bro. So bale, yung 30 at 87 mayroon, kahit hindi mo supplyan itong dalawa, mayroon na yan. Ngayon, pag sinupplyan mong 86 at 85, so magkakaroon sa 87. So ganun mga bro. Ayan, sana nagigits nyo. So bale mga bro, yung stock na push button, mayroon tayo sa kaliwang parte yung busina, at ito mga bro, kung nabisa mo, ito yung stock na busina natin. Ayan, so yung stock na button, na push button, so nakakabit siya sa 30. Sundan nyo lang mga bro. Tapos yung isa, bali papunta to ng accessory wire, so didiretso ko na siya ng battery. Tapos yung isang switch natin, ay kakabit natin ng panibagong switch, so nakakabit siya sa 86. Tapos yung stock ng busina mga bro, yung isang terminal ng busina, so itap nyo sa 87A. Ayan, itap nyo sa 87A. Tapos yung panibagong busina na ikakabit nyo, so nasa 87 siya.
Ayan, so natay nasa 87. So ganito ang mangyayari diyan, mga bro. Pag once napatay ito, pakpak pag binusina nyo. So magbinusina nyo, so mapupunta sa 30, so 87A, so ito yung tutunog. Yung stock horn. Pag pinundot yung push button, pag patay ito. Kayo pag binuhay nyo siya, pak, so magti-trigger siya, sumawawala ng supply si 87A at lilipat doon sa 87. Kaya pag pinindot nyo to, so ito yung tutunog. Yung isang busina, yung back horn. So ayan mga bro, ganun lang. Tapos yung 85, so sa negative body ground, kaya sa inyo. Tapos yung isang terminal ng switch, so sa positive. So ayan mga bro, ganun lang. Simple lang. So sana meron kayong nagigit. So sana nasusundan nyo. So ayan mga bro, pagpasensya nyo lang, kasi may sipon ako ngayon eh. So halos hindi ko makapagsalita. Kaso ginawa ko lang to kasi dun sa nagre-request na sana makatulong sa inyo mga bro. So bali ganun lang mga bro, yung wiring diagram noon, yung tinuro ko sa inyo, sana meron kayong natutunan. Kung meron kang hindi naintindihan, so huwag niyo kalimutan ni comment mga bro, at sasagutin natin niyan. Yun mga bro, muli, salamat sa panonood.